asal at mamaway. Mahilig silang magmura, lahat ng posta ay pinupuna, pampaglaki sila. Sasabihin na pangaga, kahit di hamak na magpaspangit sila. Alam mo kataling magaganda ang kawawang bas, ang kawawang bas. Pag nagpos ng masaya, diyan magsusulputan na sila. Ang kawawang bas, ang kawawang bas. Ilan yan ng isa, magtatawag ng pamaras ba? Sasabihan ng walang kwenta ang video mo pang tripipan nila at magtitis lang pa. Huwag mo silang pansinin, kaibigan. Yan ay mga tao pa eh pala, dahil hindi nila magkaya. Afternoon, May 17 tayo, 2020, araw ng Sunday dito sa Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, oh, nakakalungkot na isipin na ang ating gobyerno na sinasabi ng Pangulo, minsan nga sinasabi ng Secretary Bello pag kami nagkakausap ninyo, mahal na mahal ng Pangulong Duterte ang mga OFW. Yun ang sinasabi ng Pangulo natin. At yun din ang sinasabi parati sa akin na Secretary Bebot Bello. Pero may mga ngilan-ngilan, ako naman ho'y naniniwala na may mga ilan-ilan lang naman yan, eh, na mga konsul, mga official na mga embahada na nasa abroad, na kung makatingin sa mga kababayan natin na OFW, eh grabe, di ba? Ngayon may mga kababayan tayo na nakikita ko ngayon na nagko-comment doon sa video ni Miss Bia na kung saan eh inaalipusta na sinasabing boyfriend daw nung foreigner na nilapitan, ganito ganyan, anak ng putang ina. Alam nyo guys, imbis tulungan natin yung tao, hindi yung nilulugmok ninyo, ha? Hindi yung pinapahiya ninyo, ha? Unang-una, kababayan natin yan, Pilipina yan, Pilipino yan, ha? At doon naman sa mga konsul o mga empleyado ng mga consulate sa ibang bansa, alam nyo, hindi kayo nilagay dyan para magtrabaho dyan, para magpakasarap, ha? Hindi ho kayo nilagay dyan para magpakabuhay hari, prinsesa, kung ano man impacto kayo. Hindi po kayo nilagay dyan. Isipin nyo ito, ha? Kung walang OFW, walang OWA, walang POEA, walang consulate, kung walang OFW, ha? Malaki po ang utang na loob nyo sa mga OFW. Dahil dyan, kaya kayo nagkaroon ng trabaho. Ha? Hindi yung pinapahiya ninyo, sinisigaw-sigawan nyo ron. Kagaya ho nito, nung narinig ko yung sinasabi ni Miss Bia, na kung saan eh, yung vice consul pa pala yun, official pa pala. 'Di ba? Na hindi po lalapit ang mga OFW sa inyo kung sa tingin nila meron silang kakayahan
rumekta sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi po lalapit sa inyo ang mga yan kung kaya nilang solusyonan ang problema. Ha? Ha? Hindi po lalapit ang mga yan sa inyo. Kaya po lumapit sa inyo yan dahil po ay yan ay tungkulin ninyo na solusyonan, tulungan kung ano ang problema ng mga yan. Tapos maririnig ng mga kababayan natin na OFW na sinasabi ng administrasyon ni Pangulong Duterte na mahal ko ang OFW. Pagkatapos, pag dumating ang isang kawawang OFW doon sa mga shelter, iba ay pinapakita. Iba yung ginagawa. Kaya hindi ko masisisi yung mga ibang migrante na mga OFW kung bakit sumusuporta sa putang inang OFW migrant na yon. Yung aktivistang grupo ng active, ng mga OFW, yung hawak ng mga NPA, yung international migrante. Kaya hindi ko po masisisi mga ibang kababayan natin eh, kung bakit doon sila lumalapit. Ha? Dahil din sa mga kagagawan ng mga ibang nasa consulate. Hindi ko po nila lahat. Maraming matitinong nagtatrabaho sa consulate. Pero nagkataon may mga bugok ng mga putang ina na mga yan. Kung hindi nyo kayang gampanan ang trabaho nyo, mga putang ina ninyo, eh mag-resign na lang kayo. Diba? Mag-resign kayo. Kasi sabi ko nga, kung walang OFW, wala kayong trabaho dyan. Kayong mga consulate, mga embahada. Diba? Hindi po lalapit ang mga kababayan natin kung sa tingin nila na kaya nilang solusyonan ang problema. Ha? Hindi nila sila pupunta sa inyo na magtsatsaga na humingi ng pumila dyan para kung ano man hingin nilang tulong, kung kaya nilang solusyonan yan. Hindi ho yung ano, yung parang pinapahiya ninyo, ginagawa niyong mga engot. Gagaya na lang dito. Ang sabi ni Miss Eva Bia, kinukumpiska ang mga cellphone ng mga OFW sa Lebanon. Bawal daw yun, sabi ng Vice Consul. May kasama pang attorney ata yun na babae. Bawal daw yun. E kausap po kanina si Secretary Bebot Belio. Sinabi ko sa kanya yung sinabi ni Miss Bia na hindi pwedeng kumpiskahin ang mga cellphone ng mga OFW pag nasa shelter. Bakit nyo kinukumpiska? Meron ba kayong tinatago dyan? Meron ba kayong ayaw malaman ng mga taong nasa Pilipinas? Ha? Ha? Bakit nyo kailangan kumpiskahin ang mga cellphone? Tapos eh, pag hindi po hindi ibinigay ang cellphone, pinapalayas ninyo. Parang pag-aari ata ni Vice Consul yung OWA shelter dyan. Ngayon, narinig ko sa cellphone, no? Sinin sa akin na video na kung saan sinasabi niya, sinasabi mo mismo, pag hindi nyo ibinibigay ang cellphone, bibilangan mo pa ng 5 bilang. Pag ayaw, itatakutin mong ipapahuli sa mga pulis. Ha? Bakit mo kailangan takutin? Kaya nga pumunta sa iyo yan dahil ikaw ang authority na tumutulong sa mga yan. Kaya ka nilagay dyan. Hindi ka pinapaswelduhan ng taong bayan at lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na OFW. Hindi kayo nilagay dyan para manduhan ng mga kababayan natin. Kaya kayo nilagay dyan para magsilbi sa mga OFW. Sa madaling salita, mga katulong kayo, mutsatsa kayo ng OFW. Hindi kayo ang amo ng OFW dyan. Kinang ina ninyo. Hindi pa kayo. Kagaya na lang, yung isang OFW, doon sa Dubai din yun. Biruin mo, humingi ng tulong. Tinatanong niya para humingi siya ng paliwanag, sasabihan ng anak ng puta. Ako, marami po akong pinsan na OFW rin. May mga tsahin din ho ako na OFW. May tsuhin din ho ako. Diyan, nagtatrabaho din sa Saudi. Malaking kumpanya rin pinagkatrabahuan. Pero, sa awa naman ng Diyos, hindi sila nakakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari. Hindi ba kayo naiiya niya sa sarili nyo? Tanya na, aminin ho natin sa totoo lang, ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa natin, ang number one, ang malaki na iambag, ang mga kawawang OFW. Sa totoo lang ho.
na sinasabi ninyo na bagong bayani, mga buhay na bayani, pero putang ina, ginagawa niyong gago, ginagawa niyong ulol, pinahihirapan ninyo. Ngayon, dusong sa mga OFW guys, ito po lilinawin ko. Kasi kanina may nagbimesa sa akin, nagagalit, ba't hindi daw ako nagre-reply? Ako po ay hindi empleyado ng government, hindi po ako connected sa Malacanang, hindi po ako connected sa Dole, hindi po ako connected sa tanggapan ni Secretary Bello. Pero ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Bello kahit papaano. Isang tawag natin, pag siya ay maluwag ang oras, sumasagot yung mama. Ha? Kaya po, kung hindi ko man kayo ma-replyan sa mga nagme-message sa akin, sobra po ang daming message ko pong natatanggap. Totoo lang, ang dami ko pong natatanggap na message. Ako po, ang topic ko po talaga, politika. Yung pag-away sa mga kapitan, mayor, governor, yun po ang trip ko sa buhay. Hindi ko po talaga trip na about sa OFW. Nagkataan lang po, ha? Sabi nga ni Taribelio, ninyo pag may lumapit sa yung OFW na nagpapahingin ng tulong, i-message mo sa akin, kunin mo ang impormasyon. Kaya po, nagiging madalas po ang OFW na nagiging topic ko. Dahil, ang dami ko pong kamag-anak na OFW. Marami po akong malalapit na kaibigan na OFW. Pero so far, yung mga kaibigan ko, mga mahal ko sa buhay na OFW, wala pa naman silang na-experience na ganyan. Sana, kung hindi nyo kayang gawin ang kanyong tungkulin, eh mag-resign na ho kayo dyan. Kung ang saka, alam naman natin, may mga OFW rin na mga talagang pasaway. May mga pasaway. Pero, ilagay nyo ho yun sa tamang lugar. Ha? Doon sa konsol. May mga pasaway tayong kababayan. Hindi maiiwasan yan. Hindi naman lahat ng OFW na nagsusumbong ay tama ang sinasabi. May mga mali din ho dyan. Di ba? Pero, unawain ho natin ang mga yan. May batas naman ho tayo. Pwede nyo naman sigurong pauwiin na lang sa Pilipinas siya kung sa tingin nyo ay masyado ng pasaway dyan. Di ba? May kapangyarihan kayo eh. Nasa konsol kayo. Hindi yung tatakutin ninyo na papupulis kita. Di ba? Narinig ko doon sa conversation eh. Narinig ko actual sa video eh. Na ginagano nyo yung OFW. Tapos ito pa hong masaklap guys. Sinasabi ng Pangulo, i-text sa kanya sa 888. Maraming paraan para makarating sa taas yan sa mga national government ang mga problema. Pero nakikita ng mga kababayan natin sa baba na ganyan ang ginagawa ng mga consulate. Tapos ngayon may isang grupo na hinihimok na mag-member sila doon sa international migrante ng mga komunista. Ngayon wala silang choice. Kaya nagiging member doon dahil nga nakikita nila parang walang silang nakikitang pag-asa. Parang kayo pa ang tumutulak sa mga kababayan natin na OFW na magmembro doon sa mga komunista. Kung hindi nyo kaya mga putang ina ninyo, lumayas kayo dyan. Tang ina ninyo. Dahil ultimo, yung nilalamon ninyo, galing yan sa pera ng OFW. Kita na lang, ito na lang. Isang hinayupak na senadora, si Risa Ontiveros. Anong ginagawa? Tinaasan pa ang bayarin sa PenHealth. Di ba? Hindi porke po OFW mapera. Hindi porke OFW maganda ang buhay. Hindi ho yan, totoo. Kita nyo, malayo sila sa pamilya nila. Malayo sila sa mga mahal sa buhay. Nagtsatsaga na magtrabaho ho dyan sa ibayong dagat. Na kahit anong nararanasan na hindi maganda pero tinitiis nila. Tapos mayroon tayong makikita ng mga official na ganyan na nasa consulate. Kaya nga tayo lumapit dyan. Kaya nga po kayo lumapit sa consulate. Dahil ang alam ninyo, matutulungan kayo. Pangalawa, sa tingin ninyo, mauunawaan kayo. Dahil unang-una kababayan, Pilipino, Pilipina. Tapos makikita nyo ang bungad, ganyan. Paano magtitiwala ang mga tao sa gobyerno kung ganyan ang ginagawa? Di ba? Tapos ito pa, putang ina, may nababasa pa akong comment na sinasabi, nagpupukpukpuk daw yung biya kung ano mga ginagawang kung ano-ano. Hindi ho ganyang gawain, matino yan. Putang ina. Alam nyo kung kayo OFW, kung kayo'y nakakaranas ng maganda,
Ha? Nakaranas kayo ng magandang pagtrato doon sa consulate, magpasalamat ko kayo. Magpasalamat kayo. Pero hindi yung isang kababayan natin na nakaranas, naka-experience ng hindi maganda, ibinubuli nyo pa. Imbis bigyan natin siya ng lakas ng loob para magsumbong at maiparating, hindi yung pinanghihinaan nyo pa ng loob yung tao. Di ba? Hindi ho ganun. Kasi, yung pinagaganda, nararamdaman nyo bang magandang buhay doon sa mga consulate na nasa office kayo? Sa tingin nyo ba? Habang buhay yung gandang mararanasan nyo. Dahil pag nakita ng mga yan na wala na kayong silbi sa kanila, bibitawan na rin kayo ng mga yan. Mago kayong sipsipan ng sipsipan. Tang ina. Kababayan natin, ito nga ang sinasabi nila eh. Meron akong isang pinsan ko, sabi nga nung pinsan ko na nasa US, putang na insan, dito sa Amerika, ang sumisira dito sa amin, kapwa rin namin Pilipino, ang naninira sa amin dito sa mga puti. Pus yan ang aanuhin nyo. Kaya hindi ko masisisi yung mga ibang kababayan natin na OFW na nagme-member doon sa international migrante ng mga komunistang NPA. Dahil nga nakita ng mga kababayan natin na wala silang matakbuhan, wala silang manuhan. Tulungan nyo ng maayos, hindi yung hihiyain nyo. Tapos may nakita yung pagkain, kung ano-ano ang halo. Tangin, akala nyo naman pagkain nyo yan, eh, pera rin ng mga OFW yan. Tapos eh, makikita na lang natin kung ano mga kinakaltas nyo sa mga kababayan natin OFW. Sa kanya rin naman kayo kumukuha ng mga pundo-pundo. Hindi po kayo nilagay dyan para magpakasasa sa mga OFW. Hindi po kayo nilagay dyan para magbuhay prinsesa. Ha? Nilagay po kayo dyan para maging alipin ng mga OFW. Ha? Kung sa tingin ninyo, ang sinasabi ng OFW ay legitimate, tulungan nyo na maahon doon sa problema, hindi yung OFW na ilulubog nyo sa putik. Ha? Mga kinang-ina ninyo. Kasi, sabi ko nga kung nakakarekta yan kay Senator Bongo, kay Secretary Bello, hindi na po yun mag-iingi sa social media. Hindi na po yun mag-ngangak-ngak-ngak sa mga wall nila. Hindi po yung gagawa ng ganyan. Kasi, nakakarekta eh. Kaya po nila nagagawa yan magpupost ng mga ganyan dahil wala silang kakayahan rumekta sa taas. Walang kakayahan na dumiretso sa mga opisyal ng gobyerno para tumulong. Tangina ninyo. Ngayon, ang gagawin ko, sana ho sa mga OFW na nakakaranas ng mga hindi magaganda, sa mga consulate, sa mga office, sa mga embahada, ito po ang gawin ninyo, guys. Ha? Kunan nyo ng video ng cellphone nyo. Kunan nyo. Kahit na sinita kayo, kunan nyo ng cellphone. Total, malinaw po ang sinabi ni Secretary Bello. Hindi pwedeng kumpiskahin ang mga cellphone ho ninyo. Privado po yan. Karapatan nyo po yan. Kasi, pag ang isang embahada, ha? Ang isang embahada na pinagbabawal ang cellphone doon, ang isang shelter, bawal mag-video, bawal gumamit ng cellphone, baka kung anong makunan nyo na hindi maganda. Yan po ang mga official na yan, mga may tinatago po yan, na mga kalokohan dyan, na ayaw nilang lumabas sa social media, na ayaw nilang lumabas na ganyan ang gawain nila dyan sa mga consulate. Ngayon po, kunan nyo po ng video. Kunan nyo po. At pwede nyo po akong i-add dito. I-add nyo lang ako. Total, malinaw naman ang sinabi ni Secretary Bello, bawal kayong kumpiskahin ang cellphone nyo na yan. Bawal yan. Privado nyo yan. Dito nyo po ako i-add, guys. I-add. Yan, sa Facebook account po na yan. Diyan nyo po ako i-add sa Facebook kong account na yan. Bago nyo po ako i-add, i-message nyo muna ako kung ano ang pakay ninyo ng pag-add ninyo. Kung kayo ay OFW, i-message nyo po sa akin. Pagkatapos, wag ho kayong matakot na magsalita kung ano pong nararanasan nyo. Okay? Kasi, ang style ko po, pag in-interview ko ang OFW, parati pong naka-voice record po tayo. Parati po tayong naka-video call. Parati po tayong naka-video record. Kasi, yan po
ang ibinibigay ko kina Senator Bongo, kina Secretary Bellio, kina Congressman Ronnie Ong, para pag napanood po yung mga video nyo na yan, dyan po sila kumukuha ng ideya kung anong action, ano ang problema ninyo. Kaya ko po binibidyo yung mga interview ko po doon. Ha? Huwag ko kayo matakot. Ang gawin nyo po, konsol, empleyado, ultimo tagalinis dyan, ultimo ka anong ginagawa ng isang konsulit dyan na nagkatrabaho. Pangalanan ho ninyo. Pangalanan nyo po. Huwag ko kayo matakot. Dahil, ang sabi nga ng Pangulo sa inyo, mga OFW, mahal ng Pangulong Duterte ang ating mga kababayan na OFW. Malinaw pong sinasabi ng Pangulo yan. Basta't magtiwala lang po tayo sa gobyerno. Hindi naman po lahat na nasa gobyerno ay mga siraulo. May mangilan-ilan lang po dyan mga baliw. Mangilan-ilan lang pong mga tiwali dyan, guys. Pero mas marami po ang matitinong nasa gobyerno. Nagkataon lang, nasamahan lang sila ng mga siraulong gago na walang pakialam sa kung hindi mamiruwisyo. Kaya ang pinakadabis nyo pong gawin, guys, kunan nyo ng video po ang mga putang ina na mga yan. Huwag ko kayong matakot. Huwag ko kayong matakot. Dahil sabi ko nga, irerekta ko mismo kayo kay Bellio. Irerekta ko kayo mismo. May mga tutulong po sa inyo. Meron po akong pwedeng mga tawagan na mga nasa gobyerno na mas matataas pa, na handang tumulong mo sa inyo. Kaya huwag ko kayong matakot sa mga putang ina na yan. Kaya doon kay Vice Consul Edward Chan, alam mo, nakakahiya ka, boss. Nakakahiya ka. Kung totoo man yung mga pinagkasabi ng OFW tungkol sa'yo, hindi ka nilagay dyan para bastusin ng mga OFW. Ha? Alam natin, maraming kababayan tayong mga pasaway. Marami tayong mga kababayan na minsan blue the belt na rin yung mga sinasabi. Pero, unawain nyo ang mga tao na yun. Hindi sila pupunta dyan sa inyo, hindi sila tatakbo sa inyo kung wala silang problema sa kanilang nararanasan. Ha? Kaya mga putang ina ninyo, irerekta ko kayo mismo kay sekretary. Kukulit-kulitin ko yun. Matapos lang itong COVID-19 na to, ha? Pupunta akong personal sa kanya. Kukunan ko siya ng video sa sekretary. Lahat ng reklamo ninyo. At doon naman po sa mga OFW, sana sumunod din po tayo sa patakaran ng mga consulate. Hindi po yung porke po mayroon tayong social media, mayroon tayong pwedeng lapitan, hindi na tayo susunod. Wago, sumunod pa rin po kayo sa patakaran. Sumunod pa rin po. Sumunod po tayo. Sumunod po tayo sa regulasyon. Sumunod po tayo. Kasi, kahit sabihin nyo gaano kawalangi ang mga yan, pag nakita nila man nilang sinusunod ninyo, maano naman ho yan. Basta't sumunod lang po kayo sa mga patakaran kung anong embase. Basta't yung patakaran nila ay nasa ayon sa mabuti, naayon sa magandang utos, sundin po natin. Ha? Ngayon, ang promise ko po sa inyo, guys, hanggat nakakausap po si Secretary Bellio, hanggat nakakatawag ako sa kanya, hanggat nakakarekta ako sa kanya, at kay Senator Bongo, at doon sa iba pang mga politiko na pwedeng tumulong sa inyo, promise ko po, guys, tutulungan ko kayo na makarating ang mga problema nyong yan. Tutulungan ko kayo. At doon sa mga OFW na binubuli yung babaeng si Miss Bia, tang ina ninyo, ha? Pilipina kayo, Pilipina kayo. Sana yung naranasan ng Miss Bia ay huwag nyo sanang maranasan. Ha? Huwag nyo sanang maranasan yung naranasan ng Ali na hindi maganda. Ha? Kinang ina nyo, hindi na kayo nahiya, mga tarantado kayo, mga putang ina ninyo. Pilipino tayo, Pilipina kayo. Mga hindut kayo. Ano ginagawa nyo dyan? Nagpapakantot kayo? Ha? Sa mga taga-konsole? Ha? Naghihimod kayo ng tumbong? Kinang ina ninyo, pare-pareho lang naman kayong OFW na nangangailangan ng servisyo ng consulate. Ha? Bibirahin nyo yung babae para sasabihin nyo, sir, binubuli namin. Sir, pinagtatanggol ka namin. Ano yan? Kasipsipan? Tang ina ninyo. Hindi na ba kayo nahiya? Kung titignan lang naman, pare-parehas lang naman kayo nangangailangan ng tulong. Pero yung isa,
imbis suportahan ninyo, imbis tulungan ninyo, pinapahiya nyo pa. Kung ito may pagkakamali, si Miss Bia, ha? Kung siya man ay nagsisinungaling sa sinasabi niya, may tamang lugar yan. Alam nung konsul yan kung paanong diskarte yan. Hindi yung ibubuli ninyo. Mga leche kayo, mga buwisit kayo. Kasuhan nyo si Miss Bia kung sa tingin ninyo ay nagsisinungaling, kung paninira ang ginagawa dyan. Pero, but this time, huwag nyo munang ibuli. Kung legit, ako hindi ko alam kung legitimate yung reklamo niya. Pero, base doon sa pinarinig niya sa akin video, voice record, eh, hindi makain yung mga pinagkasabi ng vice consul eh. Sinasabi niya, lima. Bibilangan niya ng lima pag hindi binigay ang cellphone at sinurrender, papalayasin niya sa shelter at ipapahuli pa sa pulis. Kesyo wala daw papel. Illegal daw na OFW. Eh, bakit na tinanggap kung illegal yan? Kaya nga nag-apply dyan eh. Para maging ayos ang papel tapos panakot ninyo, illegal. Narinig ko yun eh. Kung di ba maggago, nakakahiya ka. Vice. Vice consul ka pa. Nang ina ninyo, hindi kayo dinala dyan para kayo ang masunod. Ha? Ilagay nyo sa tamang lugar ang trabaho ninyo. Mga buwisit kayo. Inang ina ninyo. Hindi nagpapakagago kayo. Mga leche kayo. Mga hinayupa kayo. Nang ina. Mamaya, alauna, kausap ko mamaya yung mga OFW dyan sa bansang Saudi Arabia. Video call tayo guys mamaya doon sa isang GC group na ginawa ko. At doon po uli guys, sa mga gustong magpatulong na OFW, dito nyo po ako i-add sa Facebook ko. Pakita ko po uli yung Facebook account ko. Ito mga lumalabas ang notification. Ito po yung account ko. Bago nyo po ako i-add, i-message nyo muna po ako guys. Okay? Kasi pag minessage ako, pag binabasa ko yung mga message, ina-accept ko po kaagad yan. Pag wala pong message, binablock ko po yun. Kaya, bago nyo ko i-add, i-message nyo muna ako para alam ko na ang problema po nyo. Okay? Yun po ang gagawin natin, guys. Kunyo ko i-add my personal Facebook account. Okay, magandang gabi. And then, mamaya, kachat natin yung mga taga-Saudi. Tapusin ko lang ito in live ko. O ba, ang mga dalawang senior na kagala na niya at nakay niya i-quarantine. Ayan yung dalawang senior na mamasyal na oh. Agpasyal. Damdama, agbuya niya yung Manong Ronald. Okay guys, bye-bye everyone.